Hi there, this is Carol and welcome back again to my YouTube channel. It's a new day, new video. At this time, pag-uusapan naman muna natin ay tungkol sa aking banking journey. So magkukwentuhan muna tayo. May mga nababasa kasi ako sa comment section na mga experiences ng mga newly hired bank teller natin. Yung iba ay ang dami na daw nilang pagkakamali. And natatakot sila na baka hindi na sila ma-regular. Yung iba naman, napapagod na sila kasi ang dami na nilang workload and ayun, parang na-culture shock yata sila sa pagiging bank teller. And ayan, ikukwento ko sa inyo yung mga naging karanasan ko sa 5 years na employed ako or itong tinaha kong career path na to and bakit nga ba ako nagkaroon ng interest sa pagiging banker. Lahat ng yan, pag-uusapan natin at pagkukwentuhan natin. So, if you are ready, let's begin. If bago ka pa lang sa channel ko, ay kukwento ko sa inyo yung mga naging karanasan ko sa pagiging bank teller. And 5 years na ako sa industry. Para sa iba, hindi nila alam na ang naging course ko before ay ESIT or Bachelor of Science in Information Technology, major in Infrastructure. So malayo po yung course ko versus dun sa career path na tinatahak ko ngayon. Bakit nga ba ako nagkaroon ng interes sa pagiging banker? Para sa kalaman ng lahat, itong company na employed ako ngayon is pang 4 na company ko na simula nung graduate ako. Pero syempre, yung unang 3 ay hindi siya related sa pagiging banking. Way back 2015, nang ako ay graduate, and then syempre, hindi na ako nagbakasyon or what, nag-try na ako mag-apply sa mga job hiring app, like mga Jobstreet. And luckily, na-hire ako sa unang company ko, which is BPO company. Honestly, yung dalawang BPO company ko, nakadalawang BPO company ako, nung una, hindi ako tumagal. Parang 1 month lang yata ako noon kasi hindi ako pumasa ng training. Pangalawang BPO company ko is nag-awol naman ako. Kasi hindi ko nakayanin yung graveyard shift. So, saludo talaga ako sa mga taga-BPO na mga empleyado kasi nakakayanan talaga nila yung graveyard shift. So, ayan, sumuko agad ako doon. Sa pangatlong company ko naman ay nag-apply ako sa isang retail company and sa department store ako na-assign. And under noon is yung job description ko doon ay nagki-cater kami ng mga bills payment services and government services like pag-apply ng mga DTI permit, pagkuha ng mga PSA, and so on so forth. Pero yung pinaka-major na job description namin is mga bills payment. And meron kasing tinatawag na on-site and off-site. Pag on-site ka, duty ka mismo doon sa mall, sa department store. So may mga makikita kayong mga bills payment area doon. And ayun, ang mga tumatao doon ay mga taga department store. Well, pag off-site naman, tumatao naman kami doon sa mga bills payment area sa mga supermarket nila na affiliates nila. So, kung makikita niyo yung mga supermarket na yon na mga stand-alone, may mga bills payment doon pero iba yung uniform nila. Pang department store na uniform siya. Tagal ako ng 2 years doon sa company ko na yon. And doon sa company ko na yon, doon ko na-realize na gusto ko pala maging isang bank teller or gusto ko mag-apply sa banko. Usually kasi sa mga nakikita ko na mga nagre-resign under ng company ko before is nagiging bank teller sila. So parang nainggit ako or parang gusto ko rin ma-experience kung kaya nila, bakit hindi ko kaya. Pagka ikaw ay nasa offsite kasi ay ikaw na yung treasurer, ikaw na yung supervisor, ikaw na yung manager, ikaw pa yung cashier. So all in one ka kasi wala kang kasama sa offsite. Maswerte ka if may closing ka or may mid ka. Pero may mga area kasi na kung saan ay mag-isa ka lang talaga and kapag mag-break ka is magsasarado ka talaga ng area mo. Kapag nag-end of day balancing kami doon, kinaumagahan ay niriremit namin yung pera doon sa mga armored teller or yung mga traveling teller na pumupunta
doon sa mismong supermarket na yun para i-remit namin yung pera. And doon, may mga nakakausap akong mga traveling teller ng isang company. And sila yung naghihikayat sa akin or nag-i-encourage sa akin na mag-apply ako as a bank teller. Noong una, syempre, nakikinig lang ako sa mga story nila. And then, sabi nila, ma'am, itry mo na mag-apply kasi next year ay may mga annual bonus kami. One day, naisipan ko nang mag-apply. And since isa nga lang yung day off namin sa buong week ay talagang pinagplanuhan namin mabuti to. Actually, kasama ko yung best friend ko. And sinamahan niya ako mag-apply sa Makati. So, nandun kasi Kalimitan yung mga head office ng mga bank na yon. Mga bandang Makati, Ayala, Paseo de Rojas. And ayan, umaga pa lang is nag-try na talaga kami mag-walk-in. Pero before pa kami mag-walk-in nun, ay nag-try na rin ako mag-send ng resume through email dun sa company nga na inaalok sa akin. But unfortunately, wala rin akong na-receive na any updates kung qualify ba ako as a bank teller or parang i-invite nila ako sa interview. So, walang naging balita doon. Kaya nag-decide na ako mag-walk-in. And then, ayun, umaga pa lang, nag-try na kaming mag-apply ng aking best friend sa Makati. Doon sa unang company na pinuntahan namin, which is yung company ko ngayon na na-hire na ako, nag-try lang kami mag-walk-in doon. Sabi nga sa amin ng guard, bumalik kami ng kinahapunan kasi meron ng interview and exam. So, nashook naman kaming dalawa doon kasi hindi kami prepared. Ang tanging goal lang talaga namin is magpasa ng mga resume doon sa mga company na makikita namin. Tapos bahala na sila if tatawagan nila kami or i-invite nila po kami for an interview. Pero, ayun nga, nashook ako na within the day pala possible na makapag-exam ka na and at the same time, makapag-interview ka na. Before kami na ma-interview and magkaroon ng exam, kasi hapon pa naman yun, trinay din namin maglakad-lakad around the area. Kung meron pa kaming ibang company or banking company na pwede pang mapagpasahan ng mga resume. So, meron doon kasi Kalimitan, may mga dropbox naman doon. And then, isushoot mo lang doon yung mga resume mo. Then, bahala na sila kung invite nila kayo for an interview. Parang around the area, nag-try kami sa China Bank. Ayan. Alam ko nandun din yung PNB and Metro Bank. So, hindi na ako familiar kasi medyo matagal na nga yun. Kumain muna kami and then nag-internalize muna kami para at least kapag balik namin doon sa company kung saan kami nag-walk-in ay ready na kami. Pagbalik namin doon ay syempre initial interview muna. Sa initial interview kasi may isang interviewer tapos marami kayong kasamang ini-interview, magkakasama ini-interview. So naririnig niyo yung mga sagot ng bawat isa't isa. So doon pa lang nakakakaba na talaga. Then afternoon, exam na. Sa exam, katulad ng sinasabi ko sa mga previous video ko na time pressure ang exam. And then, every part ng exam ay may mga nai-eliminate. So, ilang part yun? Parang mga 5 or 4 yata. Then, sa isang part, for example, may math, may abstract, may language, ayan. Parang mga nasa 20 items yata yun. Then, time pressure pa. So, once na sinabi nila na time na, no choice ka na kundi ipasa talaga yung exam mo. Ang medyo nakakabalang talaga doon sa part na yon is kung tatawagin ka ba nung interviewer o yung facilitator nung exam na yon. Kasi once na tinawag na yung pangalan mo, ekis ka na doon sa susunod ng part ng exam mo. So luckily, nakapasa naman ako and ayun, pinapabalik nila ako the second day para sa second interview naman. Pero unfortunately, sabi ko sa inyo, isa lang yung day off ko sa loob ng isang linggo. Kaya, kailangan kong pumasok. And of course, kailangan kong magdahilan para makapunta ako dun sa second interview ko. No choice ako kundi umabsent talaga kung gusto kong i-pursue yung career na yon. Hindi ko na matandaan yung reason ko, pero parang nag-reason yata ako dun na may pupuntahan ako. And ayun, for second interview naman, yung HR na nag-ayos ng documents ko, siya yung nag-interview sa akin. And napakabait naman niya kasi nagtatagalog din naman siya. Then after that, parang mga
one week yata sila bago nag-reply or bago nila ako tinext for the third interview. Third interview naman ay business director na ng area kung saan ako ma-assign. Medyo scary yung third interview ko kasi talagang hindi siya yung typical na interview na inaasahan talaga natin. And I think naman na ikwento ko na yan sa mga naging previous video ko. After ng third interview ko, sinalangin nila ako for medical. Sa medical naman, syempre kailangan pa rin natin ipasa yung medical. Pero syempre kung nakaabot ka na sa part ng medical, for sure ay talagang hired ka na or aalukan ka nila ng job order. Pero syempre kailangan pa rin natin na maipasa yung medical para maging fit to work tayo. Kasi once na may findings sa ating katawan at hindi pala tayo fit to work, ay kailangan pang i-retake yung part na yon or baka may iba pang gawin si company para naman tanggapin nila yung applications ninyo. After ng medical ko na yon, medyo nagtagal din bago sila nag-update sa akin kung ano na yung next kong gagawin. Pero syempre, hindi pa ako resign doon sa company ko. So, inaantay ko na lang talaga yung result nung medical ko bago ako mag-resign doon sa company ko. Kasi napakahirap para sa akin na mag-resign agad-agad. Hindi pa ako sure kasi na hindi pala ako makapasa doon sa company na pinag-applyan ko. E di, pagka nag-resign ako, wala akong maasahang source of income. So, kailangan kong mag-antay talaga. Sinabihan naman din ako ni HR na nag-ayos ng mga applications ko na hanggat wala pa yung result ng medical ko ay huwag muna daw ako mag-resign. So magbibigay na lang sila ng go signal kapag okay na. Eh ang medyo worry ko that time is kailangan ko pa siguro mag-render ng ilang days bago talagang mag-take effect yung resignation ko. Pero buti naman wala pa akong 5 years doon sa company ko na yon. And medyo mababa pa yung rendered of service ko bago mag-take effect yung aking resignation. Nung naka-receive na ako ng go signal galing doon sa bagong company ko, ay nakapag-immediate resignation naman din ako agad-agad. After ng process ng mga job order, ng application, nag-open na ng account for payroll, ay na-schedule na nga ako for training. So, si training, tumatakbo siya ng at least 1 week to 2 weeks yata. And kailangan syempre mag-aral para makapag-adjust ka doon sa bagong journey mo or bagong career path mo. Medyo naging challenge lang din sa akin to kasi may mga laws and parang may mga terms din ako na bago sa pandinig ko kaya medyo kailangan kong mag-adjust sa part na yon. Ang maganda lang kasi sa training is nandoon kami mismo sa head office nagte-training. Syempre may mga classmates ka. Para sa akin kasi mas maganda yung nagte-training ka mismo sa head office or parang yung lecture nyo is sa head office kasi talagang makakapag-concentrate ka dahil nasa mismong classroom kayo. Unlike kasi ngayon, parang yung sa mga new hire na naririnig ko is talagang through Zoom meeting na lang sila and tuwing training nila sa bahay lang sila kasi nga virtual lang. Hindi naging madali din yung probationary period ko kasi napakadami ko rin na-experience like yung mga na-experience ng mga bago nating teller. Napakadami mong pagkakamali since sa part ko syempre may bago pa lang sa akin ng pagiging bank teller. Although yung cash handling and customer service ay natutunan ko na sa previous company ko and thankful din ako kasi parang naging stepping stone ko yung previous company ko para maging bank teller. So, yung iba talaga, kailangan ko pang mag-adjust, lalong-lalo na sa system. Pero, doon sa cash handling, pagbibilang ng pera ng mabilis, ay caring-caring ko naman na yun. And, ayun naman, hindi naman na pag-aaralan yun. Parang experience nyo na lang din kasi yun. Habang tumatagal, nagiging gamay nyo na yung mga ganong transactions. Nung nalagay na nga ako doon sa branch assignment ko, ay first day ko palang pinagkahan na talaga nila ako. So, nawindang naman ako dahil medyo kailangan ko pang mag-adjust at maging familiar doon sa mga pinipindot ko doon sa system namin. Pero all in all, naging okay naman siya. Ayun nga lang, may mga part din talaga nung ako ay nasa probationary period ko, katulad ng sinabi ko, sobrang dami ko rin pagkakamali talaga dyan. Ako kasi parang minsan,
masyado kong ma-explore eh. So, yung mga exploration ko na yon ay hindi pala talaga dapat. At mali pala talaga yung ganung way. And doon ko natutunan na ito pala dapat yung dapat na way. Sobrang concentrate ko na huwag ako magkaroon ng reversal. Yung reversal kasi is parang void siya eh. Kung maririnig yun sa mga cashier, sa mga supermarket. So, ayan. So, sobrang concentrate ko. Parang mas doon pa ako lalong dumadami yung mga pagkakamali ko. Kaya natutunan ko doon na dapat relax lang. Parang the more na iniisip mo yun, mas nagkakamali ka talaga. And may mga times din na talagang naisip kong sumuko at okay lang kahit hindi ako ma-regular. Kasi nga, lagi akong pinapagalitan yun. Everyday, minsan kasi lagi akong maaga talaga sa branch kasi malayo yung bahay ko kung saan ako nakatira. So, everyday, pag kami lang yung tao or kami lang dalawa muna yun ang officer ko doon sa branch, lagi sa umaga, lagi niya akong kinakausap, lagi niya akong pinapagalitan. Kaya parang minsan, naisip ko na talaga na, ay, ayoko na. Hindi yata talaga ako para dito. Pero as times goes by, syempre natuto tayo and hindi na regular naman ako. And ayan, nakatagal nga ako sa banking industry, 5 years na. Pero ang pinaka maganda sa lahat na naging experience ko is parang 2 years pa lang ako kay bank pero na-promote na ako. Sa bank kasi meron silang tinatawag na level A, level B, level C. Ayan, parang may mga ranking yan eh. So, every time na mapapromote ka sa level, sa next level, is syempre may increase ka pa. And of course, yung chances na pwede kang ma-promote sa mas mataas na positions. Hindi naging madali para maabot ko yung promotions na yon kasi during pandemic yon. Nung pandemic era talaga is napakahirap para sa akin. Kasi since nasa Quezon Ave banda yung aking area, tapos dito ako nakatira sa Bulacan, dahil nga lockdown that time, wala akong masakyan papunta doon sa area ko. So kailangan kong mag-work from home. And during that time, ay CRS na ako noon or yung customer relationship specialist na tinatawag. Ang CRS kasi namin, ang jobs description niya, ay sila yung nakatoka para doon sa sales ng branch. So tandem sila ni business manager para doon sa sales. And then, syempre kasi ako yung pumalit doon sa dating CRS dahil nga naka-maternity leave siya noon. So walang gustong mag CRS that time kasi ang hirap nga naman kasi sa sales, 'di ba? Kahit sa akin hindi ko rin forte yung pagiging salesperson talaga. So naging challenge din para sa akin 'yon. At the same time, nasa low counter din ako. Sa low counter kasi ayun kinikater nila yung mga customer service concern like mga requesting ng mga bank cert, requesting ng mga manager's check, mga complaints, and other concerns pa. So parang talagang universal ka, all around ka. Pwede ka mag-teller, pwede ka sa customer service, at the same time CRS ka. Pero ang lockdown talaga ay kailangan mag-work from home ako. So sa work from home, may mga list kami na kailangan namin tawagan. Pero syempre, offeran sila ng mga product na wala pa sila. And of course, syempre, napakahirap noon kasi yung iba, hindi talaga agad-agad maniniwala sa'yo dahil parang naging uso pa yung mga scam that time sa calls and hindi natin sila masisisi kasi talagang nag-iingat lang din naman talaga sila. So, umasa ako sa mga regular applications ko before. Lahat ng mga friends ko, mga relatives ko, inalukan ko na sila ng mga iba't ibang klaseng product like credit card, personal loan para magkaroon ako ng mga leads. And so, dahil doon, kahit medyo mababa yung mga approved applications ko, at least hindi ako sumuko sa pagbibigay sa kanila ng leads. And imagine before, nung pumapasok ako, nung pandemic, talagang sobrang critical kasi napakamahal ang pamasahe ko. Nakikisabay na lang ako sa mga kapitbahay ko na pumupunta doon sa area na doon. Then imagine, ang singil pa nila sa akin is 500 pesos per day back and forth. Napakabigat talaga nun. Pero ayun, at least way back 2021 ay na-promote naman ako.
pagiging bank teller talaga is marami ka talagang ma-experience. Hindi maiiwasan na ma-stress ka. And also, hindi mo maiiwasan na may times na may iyak na lang talaga. Depende sa mga mararanasan ninyo. Kasi hindi naman all the time is lagi talagang masaya yung mga magiging experience mo. I think kahit naman saan ganun. Mga times pa nga before, lalo nung teller pa ako, talagang sa sobrang dami ng tao ay hindi ka talaga makakakain. And minsan, during ng kain mo, susunduin ka pa ng officer mo na kailangan medyo bilisan mo na kumain kasi kailangan na ng backup ng kakoteller mo dahil humahaba na ngayon pila. Isa naman, hindi may iwasan na magkakaroon kayo ng mga misunderstanding sa mga kaco-worker mo din. Medyo doon naapektuhan talaga ako kasi ako yung tipo ng tao na kapag ka parang feeling mo may nakakasamaan ka ng loob, is naapektuhan talaga yung work ko. Talagang hindi ako nakakapag-focus kasi parang feeling ko lagi na lang may nakatingin sa akin. So, ayun, hindi may iwasan yun. I think naman sa lahat ng company may ganun. Pero, syempre, nasa pag-uusap nyo na lang din yun. Minsan naman, hindi mo may iwasan na may mga irate clients ka and may mga masasakit silang salita na naibabato sa'yo. Pero kung talagang medyo balat sibuyas ka, talagang maapektuhan ka. Aminado ko ganun ako. Minsan may times na kapag napagsasalitaan ako, is naiiyak ako. Pero habang tumatagal, parang nagiging, parang pasok dito, labas doon. So inibihan na lang din natin yung sitwasyon nila kung bakit sila nagagalit ng ganun. Sa customer service, ganun talaga. I think naman yung ibang mga bank tellers natin dyan ay naranasan na rin yung mga ganung sitwasyon. Pero, ayun, kailangan nyo lang talaga na magkaroon ng mahabang pasensya and kailangan yung mahalin din yung work ninyo. Pero kung tatanungin niyo ako kung lilipat ba ako ng ibang company, ay siguro for now hindi pa. Pero hindi natin kasi alam kung ano yung magiging takbo pa ng magiging experience ko sa company ko ngayon. Pero as of now, masaya naman ako. So ayun, medyo may mga realizations pa ako mga this past few days. Like hindi before hindi ko iniinda yung distance ng work from my home. Pero ngayon parang medyo naapektuhan na ako kasi nga sobrang mahal na ng pamasahe ngayon and also yung travel time pa due to heavy traffic talaga. Lalo yung MRT7, medyo mga roads talaga natin is sobrang heavy traffic dahil dun sa mga ginagawang daanan. Any tips siguro para magtagal ka sa banking industry? Mas mag-explore ka pa. Alam mo yun na parang huwag kang magpakampante. Parang the more kasi na nag-explore ka nang nag-explore, parang mas dumadami yung knowledge mo. And yun yung part na na-enjoy ko. Dahil katulad niya, yung branch kasi namin is may mga few transactions lang talagang present doon. Kasi yung ibang mga transactions ay bihira lang. So minsan nag-crave ako sa mga transactions na yun. Dahil hindi siya usually na ginagawa. And alam kong kulang pa ako sa knowledge na yun. Isipin nyo na lang yung hirap nyo na ini-aim nyo dati na makapasok sa career path na to. Then nung ibinigay sa inyo, bigla ka na lang susuko. Yun na lang yung isipin ninyo. And I think naman, ilipas din yan if in case na medyo na-stress kayo sa work. May mga kasama naman kayo na pwede rin sigurong umalalay sa inyo para at least pwede nyo silang mapagsabihin ng problem ninyo. I hope na marami kayong natutunan or sinamahan nyo ako sa dulo nitong video and I am thankful naman ako dyan. If meron pa kayong mga gustong malaman tungkol sa journey ko, is comment down below lang and itatry natin gawan pa ng video yan. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bells for more updates and more videos. So until to the next vlog guys, bye bye!